Hello, good morning nga pala. Sunday na nga pala ngayon. Malapit na matapos ng school. Itong second semester ng 2017. So, since next semester pa yung capstone ko, so gumagawa ako ngayon ng ng mga projects. Gusto nyo i-visit yung gusto nyo bumisita sa ko, GitHub, punta na lang kayo sa site nito. Tapos, clone nyo na lang lahat ng mga projects na ginawa ko. Itong online grade system na unang ginawa ko is about grade 1 to 10. Merong social network, online library, hotel booking system. Meron na ring link dito para matest nyo yung site. Pero, beta version yung site. Yung mga in-upload ko lang na code is around 80%. So, kayo na lang yung bahalang mag-update. Meron din akong final kaso hindi ko pa na-commit or in-update. Kasi nga, hindi pa tapos yung defense ng ginagawan ko. Pag natapos yung defense nila, sasabihin ko sa kanila kung okay lang i-upload. So, pag okay, upload ko lahat. Pag hindi okay sa kanila, ito na lang 80% yung i-download nyo. Ito. Meron din computer laboratory system. Yung itong dalawa to is my integration of hardware to. Na gumagamit kasi sila ng barcode scanner. So, itong ginawa ko ngayon is online grading system for college. Hindi pa to tapos. Hihingi lang ako ng mga, baka meron kayong suggestion, paano mapaganda pa to. Wait, oops. Paano pa ma-improve? Gumagawa lang ako ng mga projects for open source para naman maging reference sa lahat na gustong gumawa ng thesis or capstone nila, at meron din silang magiging reference. So, una, may dashboard ilalagay ko dito. Hindi ko pa na-decide kung anong ilalagay ko dito. Kung meron kayong suggestion, comment yun na lang. Kasi pag natapos to, i-upload ko lang din dito sa GitHub ko. So, meron tayong class. Yung itong summary, in the last part na lang to. Kung meron pa kayong additional na ilalagay ko dito sa sidebar, sabihin nyo lang. Kasi ginawa, hindi masyadong maganda yung sidebar, yung dashboard ko. Ginawa ko lang kasi ito on scratch. Kaya matitingnan nyo dito yung code, medyo madumi pa. Yung style nyo, naka-inline pa. Mamaya, pag natapos na to, is gagawin natin itong in external way. So, here in class, yung ginawa ko, yung flow nito is mag-a-add ka ng subjects. For example, meron kang ITS 1 to 2. Tapos, yung description is research development. Tapos, nasa second semester, summer. Second semester, like, for example, second semester ngayon. So, submit mo. Ayan. By the way, itong project na to is, wala, parang, hobby ko lang talaga na mag-program lagi. Ginagamit ko pala ang PHP framework is Laravel 5.4 version. So, nagawa na natin itong ITS 1.3 to. Pag-click natin ito, sa loob ng isang subject, syempre maraming schedule, di ba? Yung ibang teacher sa isang subject, merong MWF, merong TTH, merong Monday lang, meron ding yung iba Saturday. So, mag-a-add siya ng schedule dito. Like dito, pwede natin gawing TTH. Tapos yung time is around ito, 2 PM. 2 PM. Tapos mag-i-end siya na 4 PM. Ayan. So, submit natin. So, ito na. Tapos na. So, ganito yon. Yung class natin, merong mga subject. Kasi nga sa isang semester isa lang yung class ng ng teachers, pero marami siyang subjects na hinahandle. Like for example nito, isang teacher to, meron siyang ITS 1.3 to code, tapos ito yung subject description, at ito rin naman yung ditong kailan niya na ginawa to. So in ITS 1.3 to meron na siyang ginawang schedule or nag-add na siya ng schedule. Naka-military time pa nga, 24 hours format, 2 to 4 PM, created and blah blah blah. Ito, yung ito, alam nyo lang ibig sabihin nyo yan, i-delete at edit. So, pagpasok mo dito,
sa schedule na to, titingnan mo kung meron bang student. Pagpasok mo kung meron bang student or wala, di ba wala. Tingnan nyo. Itong subject na ITS-132, day of TTH, time 2 PM to 4 PM, wala pang student. So, yung student na to, yung admin na yung mag-a-upload nito through CSV yata or Excel. Kasi doon lang nila ilalagay yung mga list of students. Tapos pag-upload ng admin sa database, yun yung ID nila at yung mga student ay magiging reference doon. So sa isang salita, yung student hindi na magre-register. Automatic na meron silang account. Tapos i-change password na lang nila. Pupunta mo lang sila doon sa admin kung paano nila makukuha yung account nila. So like for example, yung teacher meron siyang ID number na i-add na yung student na may ID number na gagawin natin itong mali. Ayan. So, pag-submit mo, oops, tingnan nyo. Sorry, we cannot find that student ID in our database kasi walang ganyang student ID sa database. So, pag naglagay tayo ng tama, 234, ito, tama to. Nilagay ko na to kanina. So, okay na. You have successfully added your new schedule. Bakit schedule to? Schedule. Punta tayo sa view, teacher, student, nandito yan, add student, added new student. Ayan. Okay, ayan. So like for example, i-assume na lang natin na meron sa isang sa schedule, sa subject ng teacher ng 132, ITS-132, day TTH, time with this, i-assume na natin na maraming student to. Like, for example, 30 to 40 students. So, nandiyan na yan, pababa, dito. Ayan, tapos gagawin pa natin tong pagination. Itong paginate natin to by 20 yata or 15. Tapos, pag naglagay na ng grade yung teacher nila, click na lang itong grade. Ayan. No, sa mapansin nyo, hindi ko nilagyan ng edit at delete kasi nga ID lang yung ilalagay. Tapos pag nagkamali ka naman ng ID, hindi naman siya masisave kasi wala yung student. Tapos pag merong, for example, pag nag-add siya ng student, tapos sa tingin niya, uy, mali tong pangalan na to, sa admin side na yon kasi yung admin lang yung nakakapag-upload ng student. So pag-click niya tong grades, pwede niya lagyan ng, ito yung pangalan ng student, ito din naman yung schedule na agad. So pag nag-enter siya ng midterm grade, kasi yung mostly of the school kasi, midterm at final grade lang yung nakuha. So pag nag-enter ka ng 80, tapos, 2.5, tapos dito naman is naging 1.3, na. Tapos pag yung date natin is for midterm lang, for example February or January, mag-a-add siya ng 2.5 dito, pwede din naman. Pag sinabit na yan, yung flow ko sana, pag sinabit na yan o nasubmit na lang dun sa database dito, dito, tapos pag pagpunta mo na naman ulit, pag-click mo dito, kasi since naka-add ka na ng midterm, lalabas dito yung value. Tapos yung grade naman, tapos yung lalabas ng student, yung computation ng midterm at grade. Gagawin na lang natin dun sa back-end yung computation. Itong summary, ito naman yung mga subjects and schedules and students of specific teacher na nakuha na niya noon. Kasi yung ngayon, ito yung my class. Yung dashboard, hindi ko pa alam kung anong ilalagay. Tapos try natin mag-intern ng student. Like ito, 234. Password nito, 123123. Ayan. So wala pa, yung my grades pa nga, wala pa. So kung meron kayong ikaka-suggest dito mga ka-PD, mga kapwa ko developer, anong format ang mas maganda para sa inyo dito? Kasi since yung
code na to at yung project na to ay magiging open source, dapat naman mas compatible sa lahat, di ba? Ano yung dapat nating i-sort dito, like by year, pag clinic natin tong by year dito, like 2017, lalabas yung dalawang semester dito, like first and second, pag-click mo ng semester, lalabas dito yung whole grade mo. Wala nang problema sa query. Ang yung, ano na lang, yung mga flow at mas mapadali yung pag, ano, i-explore ng student dito, ano yung mas maganda. Pag meron kayong magandang comment, suggestion, violent reaction, comment na lang sa baba kasi titingnan ko yung mga magagandang ano. Tapos pagkatapos, gagawa na naman tayo ng bagong repository dito at i-upload natin. Meron pa nga akong isang bagong repository ito. Itong web forum coordinator, gagawin ko to ngayon, ngayong araw na to, Sunday. Anong bang date ngayon? Oh, ayan, Sunday, March 12. Gagawin ko tong web forum gamit yung Codeigniter. Tapos, kung gusto nyong makita itong mga ano, projects ko, download nyo na lang. Kayo nang bahala kung bibigyan nyo ako ng star or fork nyo ba. Sige, salamat sa lahat.